ito mga ka-electro DIY. Meron tayo isang tubing divan 50 inches. Try po natin kung anong sira. Ayan. Papower po siya. Ayan. Tapos siya. Nag-power. Standby. Papower on natin. Power on. Yung power, yung ating battery. Okay. Yan, bukas na siya. Tingnan natin yung screen kung anong problema. Actually, nagbubukas na siya. Kaso wala, wala siyang picture. Tingnan natin yung ano, kung mayroon siyang aninag. Wala din. So, gumagana yung backlight niya sa loob. Ayun, no? Ayun, no? So, pinindot natin. Ayun, no? Ayan. So, ibig sabihin gumagana yung backlight. Ang screen niya ang walang function. Buo yung backlight niya. Ayun, no? Mapapansin niyo po parang kumikinang yan. Buo yung backlight niya. Ayan, mapapatay natin, ha? Ayan mo. Dito tayo. O yun, nawala ng liwanag. Ibig sabihin ang problema nito ay nasa screen. So tingnan natin. Saksak natin kung magsusuka tayo ng boltahe. Try po natin. Saksak. Okay. Ayan. Power. Saksakin natin yung sensor para makita natin. Ito yung sensor niya. Power. So, power. Pansin nyo po, yan. Gumagana yung backlight nya, yan. Yan, ano? Dito to. Yan. So, ibig sabihin, gumagana yung ating backlight. Ang nawala dito ay yung screen. Ang problema natin, hindi nagpa-function yung panel board nya sa screen. So, ang hahanapin natin dito yung 12 volts na pumapasok sa ating panel board, BGL, BGH, at saka yung
high voltage nya na 30 volts BGH. Checking voltage pa tayo. Wala pong supply na pumapasok dito sa ating panel board, kaya wala po talaga. So ngayon mga kaibigan, ang magiging solution natin dito, kasi wala rin talaga supply na binibigay dito sa okay yung supply na to, sinubukan natin maglagay ng resistor, kaso shorted talaga, may problema dito sa port na IC dito. Hindi natin matrace yung shorted. Sinubukan kong i-jumper. Nangyari, nawala si 12 volts. Namatay si backlight. Sinibak yung ating transistor. Ito, yung transistor natin. Yan. So, nagpalit tayo. Yan. Para sa 12 volts oscillator. Ngayon, umokay na siya syali. Gumana na yung ating backlight. So, ngayon, ang solution na lang natin dito, pagka ganito ang problema, ay i-cut na lang natin itong supply ng panel board. Ngayon, kapag ito ang ginagawa natin, i-cut natin itong supply. Ngayon, kasi wala rin naman supply na pumapasok. So, i-cut na natin ito. Isa lang. Tama ba? I-cut lang yun. Na natin. Ibig natin yung ating pocket. Ito na itong panggit, lakas na ground. Anyway. Okay. Nalagay na natin. Kuha tayo ng wire. So, supplyan natin yung ating panel board.
Ano pa ginagawa ko kapag kayong walang supply sa ating panel board? Ngayon, rerekta tayo. Kukuha tayo ng supply din sa power supply ng 12 volts. Yun ang isusupply natin dito sa panel board. No, yan. Pwede yan. Yan. Tapos dito tayo kukuha ng supply. Galing dito sa 12 volts. Yan. Yan po, 12 volts po yan. Ito na po talaga ginagawa ko pang last portion na pag hindi ko talaga matris yung sira ng shorted ng ating pyesa. Conversion na po ito. Kukuha tayo ng 12 volts sa power supply. Direkta na natin dito. Yan. Check natin yung supply. Mali. Yung 12 volts. Dito po natin isa-supply sa ating input sa panel board. Kasi wala pong supply yung ating panel board. Sana umubra. Sana gumana. Ito po yan. Pagin na po natin ang linya. Magsubok po tayo ng ating transistor, resistor na 100K. 10 ohms. Yan, 10 ohms at try natin kung obra. Check muna natin sa ating 10 ohms nilagay natin resistor para at least para hindi mabigla yung kuryente. Kung mayroon mang shortage sa ating panel board, hindi agad masusunog. Ngayon, habang tinatap natin to, check natin yung voltage natin ng BJH kung tatalo siya ng 30 volts habang tatap natin tong ating supply ng panel board. Ito po yung ating BJH dito, 33 volts. Supply natin kung papalo. So, wala. So, feed talaga yung supply natin. Hindi siya nagbibigay. Ayan. Meron tayong solution. I-check yung voltage natin to. Hindi natin pagganahin yung supply ng panel board. Iangat muna natin natin para masafety yung main board at saka power supply. Kasi shorted yung ating panel board. So, gagamit tayo ng gagamit natin ang ground ito. Ground. Nag-ground na tayo. First, check natin yung supply. Pumapalaw siya. Ibig sabihin, pwede natin ito supplyan. Pull natin ang ating supply. Hindi naman nag-iinit yung ating resistor. Sana umubra. Yan. Check natin dito sa ating wire kung 33 volts. Nako po, shorted yung ating panel. Nag-guhit. Shorted ang panel board.
Nakita ko problema natin. Napagana nga natin, kaso shorted naman yung ating panel board screen. So medyo hindi tayo sigurado kung mayayari ito. Check natin itong ating ano. Yay. Tayong magagawa. Sira ang kanyang panel board. Sayang lang ang gawa. Sinayang ang oras ko. Ayan mga ka-electro. Tingnan nyo po kung ano itsura. Ayayay. Sira ko na po. Sira din naman ang kanyang sabi pagka ganito may power na to. Gumagana na siya. Sige na paano ito. Marami pala siyang trouble. Yun. Ka-electro yan. Subukan nating lagyan ng input. Sira yung kabilang channel, side niya. Input. Sira ang ganyang screen. Kaya pala pinapatay ang power source niya. Kasi nagkaroon siya ng duhit. Sinuplayan natin ng supply. Ang problema ko ay shorted. Natin ito kung may reaction. O, ayan. May problema. Kalahati lang ang tao mo. Bakit ka ganyan? Sampai jumpa.
nga ang panel board mo. Sira ang panel board. Ang daya-daya mo. Ang daya-daya mo. Daya-daya mong madaya ka. Ibig ko dong wala yudong. Madaya ka. Napagana nga kita, sira naman yung panel. Tid, wala akong magawa. Yan mga ka-electro. Explain ko na lang sa inyo ang naging sira nito. Ito po yung supply natin, yung kulay brown. Kaya hindi magdiretso yung supply dito. Bumabalik dito sa ating power supply. Ito. Hindi siya makatuloy dito kasi meron pa siya ditong senior diode protector. So pagka shorted kasi yung panel board, bumabalik siya. Excuse me. Hindi siya magbibigay ng supplies kasi nadidetect niya yung grounded yung panel board. So ang ginawa ko para matris natin, binypass na natin yung IC dito sa loob na sa likod yung problema niya eh. Binypass na natin, kumuha na tayo ng 12 volts dito galing sa power supply dito. Isa lang yan dito. Tapos ito yung ginamit ng wire, sinuplay na natin dito sa power board ng panel board. Power supply. Yan, input. So, umilaw siya. Kinat natin to, baka bumalik doon masunog yung ating pyesa. Yung nangyari, yung nasuplayan natin, lumabas yung sakit. Ayun, ang sakit. Yan. Wala na kung magagawa kasi sira yung panel board. Hanggang doon na lang. At least natukoy natin yung sira nitong TV na to. Okay?